Nakapagpuli po kayo. At nagpapasalamat po ako sa ating kanilang Yahweh at Sigay. Ako yung muling nakabalik dito. Lagi po ay napaka-memorable sa akin ang gawain ito. Sapagkat noong po 1991, so 33 years, you know, inasend po kami yung Brother Mike. Isang grupo, groupings kami, tapos si Brother Cesar Manila yung aming pinaka-elder. Ano po? Kasama po ako sa grupo niya. Ang hawak po namin ay Muntinlupa at sa Las Piñas. Ngayon po, ibinigay niyo po sa akin ito. Paggawain niyo, tatlong gawain po yun na inalagaan ko dito. Pero hindi pa po dito yung gawain doon pa sa bahay ni Sister Cora Reforma. Alam ko kung meron pa dito na buhay pa, na umaatend doon. Meron pa po? Ayun na si Sister. Ano? Meron pa. At least may dalawa ko na dito na. O ayun, nandun pa na sila. Doon pa po ginagamit yun kasi ayaw pa po tanggapin na Paris Priest dito yung gawain ng LCL. That was 1991. Ano po? 23 years old pa lang yata ako, if I'm not mistaken. Ano po? So, tapos yung Pongso at ibaba, Santo Domingo Chapel, tapos yung Virgenville, ano po, sa Las Piñas, yun po yung hawa ko, ang tatlong ito. At, pero later po, nung tawag dito, nung pinornout na kami, ay later on tinanggap na rin, punong-punong po ito, ano? At that time, dumami po yung mga dumalo. At hindi ko lang po alam kung nasaan na sila. Anyway, papasalamat po ako sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Ako yung maling nakabalik dito for such a long years. Hindi ko na po alam kung ilan po naman. Ano po ang nakapaling pas? Anyway, importante ay nandito tayo para po mapakinggan ang mabuting balita. Ano po? At siyempre, may mabuting balita, may magandang dulot niyan sa atin. Ang mabuting balita ng Diyos nakakabuhay kahit patay. Ang mabuting balita ng mundo ay minsan nakakamatay. Hindi lahat ng good news ay nakakabuhay. May mga ang good news ng mundo ay madalas ay hindi nakakabuhay kung pwede mapamatay. Alam niyo ba yung kwento niyo? Yung po isang mag-asawa na mahilig tumayo sa loob o yung babae. Yung lalaki na mahilig bumili ng dyaryo yung tabloid. So, isang araw bumili po siya ng dyaryo, pagkatapos nakita niya doon sa tabloid sa headline, yung nanalo sa jackpot, 100 million. Ano po, at nakita niya yung ang numero na tinayaan ng misis niya. Kaya lang po, kinabahan po siya. Alam mo kung bakit? Kasi yung misis niya may sakit sa puso. So hindi niya lang paano sasakit, baka ma-atake yung misis niya. May 100 million na siya, so wala naman na siyang asawa. Mahal na yung wife niya eh. Puro kung iba yun, hindi hayaan na lang ma-atake, mas naman yung 100 million siya. So, ginawa niya pumunta siya sa kanilang Paris Priest. Humili siya ng tulong. Sabi ni Father, kung bahala, sabi niya, mayroon akong paraan. Bakit hindi ma-atake yung misis mo? Sige, sinamahan siya sa bahay. Nagulat yung misis gising na eh. Sabi niya, nangungusta na. Sabi niya, misis, sabi niya, nagtatanong lang pa ako sa inyo. Sabi, ano po yung Father? Sabi niya, kung sa maling isang araw ay may mabibigay sa iyo ng 100 million, ano ang gagawin niyo? Yung sa tela niya. Sabi niya, Father, magkatotoo sana ang sinabi mo. Pinapangako ko, pag nagkatotoo yan, ibibigay ko sa inyo ang kalahati, 50 million ang sa inyo. Kapatid, alam niyo po, kung marinig mo ni Father, natumba si Father. Si Father po ang naatake. Ano po, good news po yun. Yan po ang good news ng mundo.
Pero ang good news ni Lord, kahit may sakit sa puso, kahit mo pwedeng pagalingin. So kung binasa natin ay patungkol po doon sa personal claim, ano po, or testimony ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang sarili na siya ay mabuting pastor. Now, tandaan niyo po, ang sabi niya, I am the good shepherd. Pag ikinumpara po natin yan sa Psalm 23, si David naman po, si Haring David, ang kanyang declaration ay, the Lord is my shepherd. Okay? Hindi po sinabi ni King David, mga kapatid ko minamahal na I am the good shepherd. At sabi niya, the Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastor. Pero nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, sabi niya, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastor. Ano ang pagkakaiba? Malaki siyempre ang pagkakaiba. Una-una, yung kay King David, it was his personal experience of God being his shepherd. Yun yung kanyang personal na karanasan. Kaya nasabi niya, the Lord is my shepherd. So David was testifying or talking about his personal experience. Yung kanyang personal na karanasan sa Diyos na ang Diyos ay isang pastor. So, nakalagay na yun doon sa Psalm 23 kung ano-ano po yung mga dahilan kung bakit ang Diyos ay kanyang pastor. Huwag natin. Pero dito po sa ating gospel na binasa sa John chapter 10 verse 11 to 18, hindi sinabi ni Jesus, the Lord is my shepherd. Hindi sinabi. Ang sabi niya, I am the good shepherd. Ano po ang kanyang pinapakita? Ipinapakilala niya ang kanyang sarili. He was not talking about his personal experience. Unlike King David. Si King David po, ang kanyang sinasabi patungkol sa kanyang karanasan sa Diyos bilang pastor. Pero dito, Jesus was not talking about his personal experience, but he was talking about himself. That he is the good shepherd. Nung ito po'y pinaninilayan po, ang naging tanong po is, what makes Jesus the good shepherd? Yun po gusto ko ibahagi sa inyo sa gabi nito. Ano po? What makes Jesus the good shepherd? Bakit ganun kalakas ang yung tanong na ito, good na ito, na kanyang sinasabi? Mga kapatid, ang unang-una po that makes Jesus the good shepherd is his personal claim and testimony. Tandaan natin, dalawang beses sinabi ng Panginoon, verse 11 at saka verse 14. Kung meron kayo yung Bible, pwede niyo pong sundan yun. Ano po? Verse 11, ang sabi niya, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastor. Although, pangatlong mention niya ay verse 14. Ang sabi niya, ako ang mabuting pastor. Aba, inulit. Bakit niya inulit? Pakulit ba siya? Diba kung isa sa atin ang interpretation natin ng mga paulit-ulit ang kulit mo? Diba paulit-ulit ka? Pero hindi, mga kapatid mo minamahal. Ano po, may significance po yun. Ito po ang kanyang claim, ito ang kanyang patotoo, mga kapatid, patungkol sa kanyang sarili na siya ang mabuting pastor. Nagpapatotoo siya, brothers and sisters. Ano po? Na kung kailangan natin ng mabuting pastor, dapat huwag na tayo maghanap ng iba pa sa kanya natin yun masusuntungan. Ngayon po, yung pagiging mabuting pastor. Ano ba ang pastor? Ang pastor po ay isang tagapag-alaga. Mga kapatid, si Jesus po ginamit niya itong mga simple mga pamamaraan upang maintindihan natin kung ano gusto niya sabihin.
lupa. Okay? Kaya pag-alaga siya ng lupa. Mga kapatid, so inaalagaan niya ang mga tupang yun, kasama sa pag-aalaga na yun ang pagproprotekta sa kanila. Yung pagmamalasakit sa kanila. Yung pagpapakain sa kanila. Ano po? Yung pagbabantay sa kanila para hindi sila mabiktima ng mga predators. Ano po yung mga naninila? Sapagkat ang tupa po ay hindi na kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ano po? Kaya kailangan niya ng tagapag-alaga. Yan po ay tutukoy sa atin. Kung tayo ay tupa ng Panginoon, mga kapatid, we cannot really defend ourselves. Ano po? Sa mga predators dito sa mundo. Maraming mga predators katulad ng mga demonyo, mga masasamang espiritu, katulad ng mga negative circumstances. Kung hindi si Jesus, pastol mo, sa buhay mo, mahihirapan ka sapagkat haharapin mo mag-isa yan. Pero kung si Jesus ang pastol mo ng buhay mo, hindi mo kailangan magkalala sapagkat binagarantiyahan niya na siya bilang isang pastol ay ang kanyang tulungan na ipagtago. So, that was what makes Jesus the good shepherd. Itong kanyang personal claim and testimony that he is the good shepherd. Siya lamang ang pwedeng makagawa niyan sa buhay natin at wala ng iba. Alam niyo po, sa mundo, hindi mo maiwasan yung iba. Meron po sila mga maling, ano po bang tawag doon, maling konsepto sa pagiging member ng El Shaddai. Meron si marami sa atin, meron tayong maling konsepto sa pagiging isang Kristiyano. Pag tayo ay member ng isang community na katulad nito, o kaya active tayo sa pagsisimba, o kaya nagsishare tayo kay Lord. Meron tayong maling konsepto. Ano yung maling konsepto na yun? Sana po wala kayo noon. At kung meron nung kayo noon, dapat ngayon ay makitama po yun. Kasi kung hindi po yung makitatama, hindi kayo tatatag sa inyong pananampalataya. Okay, pakinggan nyo po. Ano ang maling konsepto ito? Ang kalamin sa ating maling konsepto ganito po, iniisip natin na ngayon ako ay nag-i-reservay na, hindi na ako makakaroon. Hindi na ako magkakaroon ng mga pagsubok. Ngayon ako ay nag-i-reservay na nabiling ko ako kay Lord. Kay totally na magiging magaan na ang buhay ko. Wala naman sa ating problema na magiging magaan ang buhay natin, pero kung sabihin natin totally, magiging magaan ang buhay natin at isa wrong concept. Nakapagin. Ngayon ako ay nag-i-reservay na, hindi na ako magkakasakit, hindi na ako kukulangin sa pananalapi. Ngayon, dahil sa maling konsepto na yan, pagka tayo ay nagpatuloy sa gawain ng Panginoon, yung ako'y nag-i-reservay na lahat ng mga kasama ko rito, mga mababait dito sa akin. Mga mababait lang dito sa akin. Yan pa yung isang maling konsepto natin. Ito, nag-i-reservay na to. Mabait na ito. Pero pag isang araw, sinungitan tayo po. Nag-iiba na tayo po, hindi pa rin sumabalik. Natitigisip tayo. Bakit po? Kasi mali ang konsepto natin. Diba? Bakit ba? Bakit po mali konsepto yan? Kasi ang mundo kinalalagyan natin ay mundo na kasama sa sistema ng mundo nito ang problema. Kaya ito ano thinking na kaya sa liga na nabihintog ka na kayo, hindi ka na magkakang problema. Mali konsepto yan. Kasama sa mundo dito, hindi mawawala dito sa mundo ang problema kasi kasama yan sa sistema. Itigay po, parang ganito, ano ba sistema ng tubig? Diba? Ang tubig ay nakakabasa. Ay hindi mo pwede sabihin sa sausaw ko yun. Nalilig ko yung kamay ko sa tubig. Kaya hindi ako mababasa. Diba? Anong sistema ng apoy? Nakakapasok. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, mo maliliit pa kami, lalaro kami niyan eh. Diba yun? Sa probinsya, wala naman po yan ito. Kasi lalaro, maliliit pa kami. Patagalan. Yung aming dinari, kapabata eh. Patagalan, may lalaro.
apoy sa besera. Ano? Siyempre, pag tinagalan mo, wala rin kayo panalo, pero pag tinagis mo na yung limit mo, ang sakit, ay magtatawanan na. Diba? Yung iba, sandali lang yun. So, pag nilagyan mo yung kamay mo, kung dalili mo sa apoy, kung sabihin hindi ka, mapapasok. Kasi kasama yun sa sistema. So, dapat maintindihan natin, problems, persecutions, mga kapatid, ano pa ba? Yung mga misunderstanding lahat yan kasama. Ang kahirapan kasama sa sistema ng mundo. Ang pagkakaroon ng mga negative circumstances kasama sa sistema ng mundo. Kaya pag inisip ko na pag nag-eselero na, hindi ko na mararanasan na. Wrong concept yan. Kaya pag nagkaroon tayo yan, ano sabihin ko, yun yung parang pinabayaan ng Diyos. Nagkakaroon tayo na, negatibong kaisipan. Hindi natin naharap na may pananampalataya. Kasi, nag-naakaw dito na nanayin sa atin, malikot sila natin, dapat wala ako nito. Dapat wala ako nito. Dapat wala ako nito. Dapat wala ako nito. Mga kapatid, alam mo, katulad, sa langit, alam mo, sa langit, walang problema kasi problem is not part of the system in heaven. Tandaan yun niya. Ano po? Sa langit, walang karamdaman because sickness and illnesses are never part of the system of heaven. At alam mo po ba sa langit walang pera? Kasi ang pera ay hindi kasama sa sistema ng langit. Ang pera po ay kasama lang yun sa sistema dito sa mundo. Kaya if you can ask God for financial blessings, do not expect na ang Diyos bibitaw ang kamay niya mula sa langit at may hawak na pera o ito lang. Hindi, walang gano'n. Alam, at saan nagkagaling yung kagulang doon sa'yo kung dating sa pera, magkagaling yung dito at dadaan yun sa kamay ng ibang tao. Kaya kasi nasabi ni Lord, love your enemies. Kasi baka mamaya, yung kaaway mo, kailan mo, manugang mo, kapit-bat mo, sila pala yung channel. So, mamimiss mo yun. Kapag hindi mo sila pinasundo. At marami sa ating ganyan. So dapat yung mga maling konsepto. Ano bang tamang konsepto? Tamang konsepto, hindi tayo dapat kasusurpresa na magkaroon ng problema. As long lang ha, na hindi natin gawa ang problema natin. Kasi pag nakaroon ng problema, dalawang dahilan niya, gawa mo, opening tulutan na lumating sa iyo. Maging ang pagkakaroon ng karamdaman, dalawang dahilan. Gawa natin, opinahin tulutan lang ng Diyos na lumating sa atin. Kung gawa natin, siyempre may participation tayo doon, may mali tayo doon, so dapat may tama natin. Pero kung katulad niya kayo, na pinahin tulutan lang, then you can trust the Lord. It's only a matter of time, mawawala din mo yan. Pero kung problema natin gawa natin, hanggang hindi tayo nagpapago, hindi mawawala yung problema niya. Di ba maraming mga tao ang problema nila na utang. Di ba? Kasi hindi sila nagbabago eh. Nag-explain sila, hindi sila nagbabago. Di ba? Utang. So, hindi na sila nawala ng problema ako sa utang. Kasi ayaw nila magbago. Ano yung problema nila? Yung problema ng gawa nila. Di ba? Yung iba naman, nagkakaroon ng maraming kaaway. Bakit? Kasi justice. Oh, hindi sila nagbabago, hindi sila mawala ng problema. Yan ang mga problema, may mga problema ang gawa natin. Kaya pag nagsasolve ka ng problem, dapat kasagot pa pero ang tanong na ito, ito ang problema ito gawa ko o ito ay pinitulutan na ng Diyos na natin sa buhay. Kasi kung pinitulutan na ng Diyos yan, may purpose yan. Kung may gawa ko naman, may purpose na ito. Magpupulfill yung purpose pag natulog tayo. Pag nagbago tayo, paalis na yung problema yun. Pero ang katindi, diba? Nagkakaroon ng sakit, kumisan. Gawa natin. Bakit? Eh kasi, ang sabi naman, ang paninigan ninyo ay magbibigay ng sakit. Diba? It can cause lang cancer. Yung sobrang pag-inom ng alak, it can cause lang cancer. Mga kapatid ko minamahal,
Diba? Yung lagi pagpupuyat, it's a sickness. Kung walang tawag ito, walang mga disiplina sa pagkain, it can cause your death. Kaya nga po ako na pinagbawal lang sa pagkain. Napansin niyo? Kung ako na pinagbawal ng Panginoon. Kaya, di ba? So, dapat tama yung konsepto natin. Kung tama ang konsepto natin, then we can put our trust in God at all times. Bakit? Kasi, hindi tayo dapat nasusurpress ang may problema. Hindi tayo dapat nasusurpress ang may negative circumstances. Hindi tayo dapat nasusurpress na may mga persecution. Pagdating lahat ng mga yan, ano ang response natin? Ang response natin ay faith. Paano yun? Ang sabihin natin, Jesus is my good shepherd. Problema mo hinahanap mo sa na may pananampalataya. Ako'y noong 2015, ako'y nasa isa pa ang yun. 2015 na hanggang 2016. Ano po, starting January 2015 hanggang 2016 ng June. Na-extend ako kasi nirequest nila ako. Ngayon po, lumasay ako doon. Kung ako lang sa sarili ko, ayaw ko talaga. Kasi may mabigat akong problema. Ano po, yung aming tinitirahan sa Pasig ay kinakailangan bayaran ko yung equity. Kasi pinapabayaran na sa amin. Yung loan ito sinabi ng 170 square meter siya eh. Kaya ang laki ng equity, 200,000. Kasi nilod ko yung ng association. So granted na yung loan, babayaran na lang namin yung amortization ng 670 pesos a month. Ano po, kasi tinulungan kami ng pamahalaan ng Pasig. So, sabi sa akin ng association, pag hindi mo binayaran yung equity, mapuporfit mo yung lote mo. E wala kami ipapuruntahan pag ang forfit namin. So, masaya ako sa bagay, pero hindi ko yung sinabi sa kanila. I never tell them about my situation. Kaya mag-iingat kayo sa pagsasabi ng problema nyo kasi ang pag-ang nasabihan nyo ay marites. Matid, hindi kayo nakutuwa. Ako, I'm very careful with that. Hindi ako nagsasabi ng problema ko basta-basta. Kahit sa mga close sa akin, hindi ko sinasabi. Ano po? Ang dahilan ko ay maaari hindi sila makatulong sa akin. Maaaring makabigat na sila sa akin. O kaya maaaring mapakin ako sila ng kabigatan. So hindi ko sinabi yun. Hindi alam na mga workers sa Baguio na mayroon akong daladalang matibig ko. Pero hindi nila halata yun. Hindi nila nahalata sa akin kasi wala sa kanila ng talo. Brother, yung problema ko ba? Parang bigat-bigat ng mukha mo. Hindi, kasi lalo akong namangiti. Lagi ako masaya na yung puso sa kanila, walang kabigatan ng kalooban mo. Alam niyo kung bakit sinabi ko na lang sa sarili ko, ang response ko ito sa association sabi ko, pag pinayagan ng tatay ko, i-alis ka dyan, magkaya hindi yung makukuha yan. Alam niyo po, mga kapatid ko minamahal, ang isang pagkakamali ko doon, ay sinunukan ko ng utang. Ano po? Yung inuputangan ko, may kakailan sa pamilya niya ako, pero alam niyo po, nag-sorry ako kay Lord doon, nag-iwala ako sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, meron akong kaibigan. Kinausap talaga sila ng Diyos. Sila yung nagsabi. Sabi niya, babayaran namin yung equity ng bahay mo. At kung kailan mo gusto, ibalik yung 200,000. Ibalik mo kung meron pa lang. Amen. Jesus is our good shepherd. Really, ipaparanas na sa atin kung paano ba siya tumulong at mga lagap sa kanyang mga luha. Ganyan po.
So, another thing mga kapatid ko minamahal sa Panginoon, itong katotohanan ito na ipinapakita sa atin, na Jesus din ang ating mabuting pastor, hindi lamang siya nagpapatotoo patungo sa kanyang sarili. Ang sabi po dito mga kapatid ko minamahal sa verse 17, He is willing to die. Ano po? Verse 11, He was willing to die for His sheep. Handa siyang mamatay. Sabi niya, I am the good shepherd at iniaalay ko ang buhay ko para sa aking mga lupa. Tingnan mo kung sabi ko, napaisip ako ito. Bakit ganun? Ewan ko po kung paano nyo ito naiintindihan, pero tinan nyo kung makinig po kayo. Para maintindihan natin, ang sabi ni Jesus, I am the good shepherd and I take down my life for the sheep. Alam nyo po ba mga kapatid ko minamahal sa Panginoon? Kung anong klase mga upang itong pag-aalayan niya ng kanyang buhay. Tandaan niyo po, hindi inialay ni Jesus ang buhay niya sa mga tupa ng mga mababait. Brothers and sisters, dito po, dalawang klase ng grupo ng tupa ang tinutukoy dito ng Panginoon. Yung verse 11 to 14, ang tinutukoy ng tupa ay ang mga Israelita. Yung verse 16, ang tinutukoy ng tupa ay ang mga Hindi. Mamaya naiintindihan po natin yan. Inialay niya ang kanyang buhay bilang patunay na siya ay mabuting pastol sa kanyang mga tupa. Pero ang mga tupa niyan ay hindi totally matitinyo. Mga kapatid, nagbabasa ba kayo ng Bible kung paano trinato ng mga Hudyo si Jesus? Diba? Ipinagdaanan siya. Nagkinata niya mga alagad. Ipinapatay siya. Yun ang kanyang pinag-alayan at kanyang buhay. Alam niyo kung bakit kasi ang goodness ni Jesus magmigay sa akin na walang mukra. Ang goodness ni Jesus kapag ikinumpara sa goodness natin, ang goodness ni Jesus ay pure goodness. Ang goodness ng tao ay goodness ng ang tiyago. O, tinan niyo po ang pagkakaiba. Sino sa atin ang magpupusang ialay natin ang buhay natin sa isang drug addict? Lalapit ba tayo sa isang taong kriminal at sasabihin kahit kriminal pa kung gusto mo malaman ng mabuting tao ako, ialay ko ako. Pwede natin gawin yun sa anak natin. Kasi anak natin yun. Pwede natin gawin yun sa magulang natin kasi magulang natin yun. Pwede natin gawin yun sa asawa natin. Mga kapatid. Pero sa mga taong salbahe, para makatunayan mo mabuti ka, iaalay mo ang buhay mo. Mga kapatid, understand. Nakatulog tayo ni Maximilian Kolbe. Ilalay mo sa St. Maximilian Kolbe. Pero nakakalala ka sa Maximilian Kolbe. Assignment niyo po na research niyo po yan. Tanongin niyo po si Google. At yun po, kahit sasututin na kayo. Pagbalik po dito, magkakaroon tayo ng examination. Okay po? Joking aside, si Maximilian Kolbe po isang pare. During the World War II, nakulog sila. Ano po under ng mga Nazis, mga German Nazis. So, doon sa kanilang magkakasamang grupo, mayroon po isang tao, isang lalaki, na nakatulad siya mamatay. Papatayin yung mama na yun. Kaya lang, yung mama na yun ay pangindiyano. Ano po? Kaya, nung pre-renounce na po yung death sentence, kung
Umapit na si Maximilian Paul, sabi niya, "Can I die for that, for him?" Sabi niya doon sa sundalo, "Pwede bang ako na lang ang mamatay para sa kanya? Kasi sabi niya, wala akong asawa. Itong taong ito, may family ito. Pag namatay ito, magiging kawawa yung kanyang pamilya. Wala namang susuport ka. Di ba lang ako na lang ang mamatay ito, wala akong asawa. Wala akong family." Alam mo, umayag yung mga sundalo. Pinagpalit siya. Ano po? Si Maximilian Kolbe ang pinatay. At yung mama na yun, nabuhay. Nakaligtas. Nung si Maximilian Kolbe po ay ginawang santo sa Vatican, buhay pa po yung mama na yun at kasama siya po sa ceremony na nagpapatotoo. Brothers and sisters, kung pwede magawa talaga yun ng isang tao, kasi naawa siya. Hindi ko alam kung anong living ginawa ng mama na yun. Pero as an illustration, ganoon kapag the pure and goodness. Si Jesus, ang kanyang goodness, hindi ka nagagawa ng mabuti kasi karapat dapat ka. Tandaan niyo po yan. Marami sa atin, hindi natin fully na-exercise ang ating pananampalataya kay Jesus kasi ang dami natin iniisip, hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat sa Diyos. At kahit kailan talagang hindi ka magiging karapat-dapat. Kaya, ang tamang attitude, lumalapit tayo sa Diyos, nagtitiwala tayo kay Jesus bilang ating mabuting pastor, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil siya ay mabuti at ang kanyang pagiging mabuti ay hindi nakakondisyon sa ugali natin, kundi nakakondisyon nyo sa kahit ano pa man tayo, mabuti pa rin siya sa atin. Magdadaan
natin i-demonstrate sa Diyos ang ating mga sarili. Okay? Paano ba natin ginagawa yun? Na, paano kung i-demonstrate sa Diyos ang sarili mo, nalalapit ka sa Diyos kasi feeling mo, karapat-dapat ka, mabait ka, mabuti kang tao. Diba? Hindi ka nananakaw, hindi ka nagsisinungali. Pero kung ginagawa mo isang pariseto eh, sa Bible, diba? I-demonstrate ang kanyang sarili. No. Pag lumapit tayo sa Diyos, bilang mga mananampalataya, kayo po ba naniniwala sa Diyos? Sino po dito ang mananampalataya sa Diyos? Tapos mga kabayan ang mananampalataya sa Diyos. Siguro po, at bakit natin, kinakailangan mo bakit ano yan? Of course, mas maganda sigurado ko. Kung talaga naniniwala ka sa Diyos, dapat ang naka-display kung lumalapit ka sa Kanya is not yourself, but your faith. Kasi pag ang nakita ng Diyos sa'yo ay ang iyong pananampalataya, mga kapatid, sigurado, kakatanggulin ka ng Diyos. Amen po? Sa mga makasalanan, namumuhay sa kasalanan, mga kapatid, alam niyo po ba kung anong dapat i-display natin sa Diyos kung may kasalanan tayo? Ang i-display natin dapat sa Diyos ay ating repentant heart. Puso na handang magbalik po sa Panginoon. Amen po ba? Kaya yun ang sinasabi dito sa binasa natin mga kapatid kong minamahal na si Jesus ay ang mabuting pastol. Another thing, siya ay mabuting pastol sapagkat kilala niya ang kanyang mga tupa sa verse 14. Okay, anong sabi sa verse 14? I am the good shepherd and I know my sheep and my sheep knows me. Ako ang mabuting pastol, kilala ko mga tupa ko at kilala ako ng aking mga tupa. Ang tawag ko dito ay ano? Reciprocal knowledge. Tugunan. Okay, ang ibig sabihin ganito. Kung si Jesus ang pastol natin at tayo ang kanyang tupa, kilala tayo ng Panginoon. Pero dapat kilala natin ang Panginoon. Ano ba ang mga tupa?